board. Wala nang takot. Si Jack ay isang membro ng tribong Bayman Kanem sa Papua New Guinea. Sa kanyang alaala, siya at ang kanyang mga kasamahan ay namuhay sa takot at kapabayaan sa probinsya ng Jigawa. Ngayon, wala nang problema sa probinsya. Napakaganda na mamuhay rito. Meron itong ilog na nagpo-provide ng pangangailangan ng mga tao. Ang matabang lupa nito ay tinutubuan ng mga masasaganang mga pananim, higit sa lahat ay ang mga kape at tsaa. Ngunit ang buhay ng mga taga-tribo ay masalimuot. Ang mga kabuhayan ng mga kamag-anak at kaibigan niya ay nasira ng walang tigil na galit, karahasan, bangayan tungkol sa karapatan sa lupa at iba pang mga di pagkakasunduan. Dahil sa laganap na alitan, ang mga tribo ay di nakakatanggap ng mga serbisyo galing sa gobyerno. Ang mamuhay sa ganitong kondisyon ay naging normal na lamang para kay Jack at sa mga taga-tribo. Namuhay sila sa ilalim ng takot at kapabayaan. Hanggang sa dumating sa kanilang lugar ang Total Member Involvement. Isa itong initiative ng Seventh-day Adventist World Church na naghihikayat sa bawat isang miyembro na mag-akay ng mga tao tungo kay Jesus. Ang mga kasapi ng iglesia ay dumating sa kanilang lugar at nanguna sa mga Bible study. Nagbigay daan ito para makapagdaos ng evangelistic meeting doon. Sa pagbabasa ni na Jack ng Biblia, ang mga puot sa kanilang puso ay naisantabi at kanilang ipinagkaloob kay Jesus ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng bautismo. Ang mga Adventista ay nag-organize ng isang special peace ceremony upang pagkaisahin muli ang mga dating magkalaban ng mga angkan. Nagulat si Jack sa resulta. Kanyang sinabi, "Pinupuri ko ang lokal na simbahan ng Seventh-day Adventist para sa kanilang matagumpay na programang isang linggong crusade, bautismo, at sa kanilang makulay na peace ceremony na pumukaw sa mga puso ng marami." Nananawagan si Jack sa kanyang mga katribo na katulad ni Apostol Pablo, "Isantabi ang nakaraan at tumanaw sa kinabukasan ng may pag-asa. Bagaman nang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaw'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisimpalataya sa kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. 1 Timothy chapter 1 verse 13-17. Ang iyong 13 Sabbath offering ngayong quarter, natutulong dalhin ang Hope Channel TV at Hope FM Radio sa Papua New Guinea ay nagpapahintulot sa mga tao sa buong bansa na malaman ang tungkol sa ministro ni Jesus, sa pagkakasundo, pag-asa at kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pagpaplano ng malayang handog.